Bumabati po kami ng magandang magandang umaga sa inyo lahat, mga taga-subaybay sa Ministry Light of Truth. Muli po tayong magpapa-inan lang ng message para po sa mga tagapakinig at especially the members of the Light of Truth Ministry. Mensaheng para po sa ating lahat. Ang simula natin ay nasa aklat po ng Deuteronomy, chapter 8, verse 1. Pagpalain po kayo ng Diyos. All the commandments which I command thee this day shall you observe to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee this 40 years in wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thy heart, whether thou wouldest keep his commandment or no. Verse 3, and he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Yan po yung ating pasimula. Salita po ito ni Moses, the prophet, bago ang mga Israelita ay pumasok sa Kanaan. At muling inulit ni Moses ang mga salita ng Diyos sa kanilang pandinig, at ang mapapansin po nyo rito ay ipinamanmanhik ni Moses na ang lahat ng salita na kanyang inuutos sa araw na iyon, dahil sa araw na iyon papasukin nila ang Kanaan, kailangan nilang sundin ang mga salitang ito. Nasa verse 1 yan, at ito ay upang mabuhay sila doon at sila ay dadami. At liban dyan, binanggit ni Moses na nakaraan na ang 40 years sa kanilang buhay, sa verse 2. At tinuruan ng Diyos doon sa loob ng 40 taon, tinuruan sila ng Diyos kung paano sila hindi magiging hambog, kundi magiging mababa ang kanilang loob. At doon para to prove them kung ano ang kanilang nasa puso, para makita ng mga tao kung ano ang talagang uring puso meron sila, kung susundin nila ang salita ng Diyos o hindi. Now, in verse 3, at binanggit din dito ni Moises na tinuruan talaga sila ng Diyos para magpakumbaba sa pamamagitan ng sila pinahintulutan ng Diyos na sila ay magutom. Kaya pinakain sila ng tinatawag na mana. Ngayon, at dahil dito sa tinatawag na mana, yung ayaw nilang pagkain, ibinigay ito ng Diyos para lamang mapagbanto ng mga Hudyo. Abasahin po natin, and he humbled thee and suffered thee to hunger, fed thee with mana, which thou knowest not, neither did thy fathers know. Kahit yung mga magulang mo noon, hindi nila alam ang uring pagkain na yan. That he might make thee know that man that not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. Yun ang dahilan kung bakit kumain sila doon sa hindi nila gustong pagkain. Para mapagtanto lamang ng mga taong ito sa desert, na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita man din ng Diyos sila dapat mabuhay. At yung salitang ito ni Moises, binanggit din ito ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. At ang kinakausap dito ng Panginoong Hesus ay si Satanas. Nabasahin po natin in the book of Matthew in the New Testament, chapter 4, verse 3, And when Satan came to him, Satan said to Jesus, if thou being the Son of God, command
that these stones be made bread. But Jesus answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yun ang direktang salita na sagot ng Panginoong Yesus kay Satanas. Sa panlilin lang ni Satanas sa Panginoong Yesus, na mag-concentrate lamang ang Panginoong Yesus sa tinapay na nagbibigay lakas sa panahon na siya ay nagugutom. Ngunit, ang salitang ito na binanggit ng Panginoong Yesus kay Satanas ay isang katotohanan na hango doon sa unang-unang salita na binitawan din ni Moses sa mga tao, dahil ang isip na lamang ng mga tao sa panahon na yan ay pagkain-pagkain, inumin-inumin para sa katawang ito. Kaya tinuruan sila ng Diyos na mapagtanto nila na hindi lamang ang tao ay nabubuhay sa inumin o sa tinapay, kundi huwag nilang ihihiwalay ang kanilang buhay sa isang mahalagang uri ng buhay, yung buhay na espiritual sa harapan ng Diyos, yung pagkaing espiritual, walang iba ang salita ng Diyos. At yun naman ang sagot ng Panginoong Yesus kay Satanas. Isang katotohanan na kailangang mapagtanto ng lahat na ang tao ay kailangang mabuhay sa salita ng Diyos. Kaya nga ipinipersonalize ko na yung salita ng Panginoon at ang salita ni Moises na sinasabi nilang kapwa ng propetang ito na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Remember this, man shall not live but bread alone, but by every word that proceeded out in the mouth of God. Kaya nga, sabi ko, ito yung message. Ako na ang nagsasalita rito sa title natin. Ang iyong salita, Panginoon, ay pagkain ng aking kaluluwa. Salita ng propetang si Moises, salita ang propetang ang Panginoong Yesus, sinasabi niya, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Kaya dapat ko ring sabihin ito sa aking bibig, hindi lamang sa bibig ng dalawang propetang ito lalabas. Kailangang lalabas ito sa aking bibig na sasabihin ko sa Diyos, ang iyong salita, O Diyos, ay pagkain ng aking kaluluwa. Kailangang lalabas yan sa ating bibig, dahil yan ang totoo naman. Dahil ang totoo naman, maraming mga tao ang hindi kumakain sa salita ng Diyos. Maraming mga Christians hindi kumakain ng salita ng Diyos. Kailangan nating mapagtanto sa araw na ito, sa simpleng mensaheng ito, kung sino ang kumakain ng salita ng Diyos at kung sino ang hindi kumakain sa salita ng Diyos. At muli kong babanggitin sa inyo na kung papanong maalala nyo yung sinabi ng mga apostol noon sa Panginoong Yesus na, Panginoon, turuan mo nga kaming manalangin. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa panalangin, nakasingit doon, give us this day our daily bread. Ano? Oo, yun ang katuruan. Yun ang sasabihin ng mga tao sa Diyos na, Panginoon, ibigay mo ang pagkain namin sa araw na ito, sa araw-araw. Ibigay mo na ang pagkain namin sa araw na ito, araw-araw na pagkain namin. At pwede ko ring banggitin sa espiritual na bahagi ng buhay ko na ipanalangin ko rin sa Diyos na sasabihin ko, Panginoon, ibigay mo ang iyong salita sa araw na ito dahil ito ang aking pagkain sa aking kaluluwa. Ibigay mo ito upang kainin ko sa araw-araw. Hindi ba totoo na dapat din tayong kakain araw-araw sa salita ng Diyos? Pero sad to say, many Christians today, wala, nothing to eat. Nothing to eat. Wala siyang kinakain ng salita ng Diyos. Nothing at all. At hindi niya nasasabi kailanman na, Panginoon, ang iyong salita ay pagkain ng aking kaluluwa. Never yan.
Dahil napakaraming tao talaga, napakaraming mga Kristiyanong talaga na hindi interesado sa salita ng Diyos. Kung tanungin niyo ako, brethren, bakit ganun, pastor, na maraming mga Kristiyanong hindi interesado sa salita ng Diyos? Ala, sabi ko nga, may mga Kristiyano talaga, mas marami, hindi interesado sa salita ng Diyos. At nagbigay nga ako ng sagot, baka makakatulong. Alam niyo kung bakit, viewers, kung bakit may mga taong hindi kumakain ng salita ng Diyos? May mga Kristiyanong hindi talaga interesado sa salita ng Diyos. Ito ang isa sa mga dahilan. Ito po yan. Dahil maraming tao at dahil maraming Kristiyano, hindi interesado sa kanilang kaluluwa. And that is the truth. Pagka kasi interesado ka sa iyong kaluluwa, ay interesado ka rin sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit kumakain tayo every day, 4 times a day? Because we are really interested to our souls. Oh, tanggalin mo yung souls, ah. We are interested only in a physical matter. That's why we are still laboring. Nagpapagal tayo dito ng napakaraming pagpapagal. We are giving much time for food because we are really interested sa physical. But sad to say, brethren, sa pagkapatungkol na sa spiritual, hindi na ito nagagawa ng ganun, ng pupursige, na sana ganun masigit tayong magbibigay ng pagpapahalaga, sapagkat buhay spiritual ito, brethren. Ngayon, brethren, kung muli maglalagay ako ng isang bahagi para mas malinaw, sa anong dahilan kung bakit kumakain ka ng sobra-sobra sa physical na ito? Hindi ba upang ikaw ay lumago sa katawan? Upang ikaw ay maging strong ka, lalago ka, at makakagawa ka sa araw-araw mong gawain? Totoo yan. At higit sa lahat, yung kasaganaan ng patungkol sa pagkain na ito, dito, sa bagay na ito, ay labis na iniisip natin yan. Kaya nga nagpapagal tayo yan. Kung ganito ang ating kaisipan tungkol sa pagkain ng ating katawan, mga mananampalataya, hindi ba't masigit nating ganun ang ating iniisip? May paglago sa buhay espiritual. Kaya kailangan natin kumain dito upang tayo ay lumago. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga propeta noong unang panahon, nagtuturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang mga apostol at ang mga propeta sa panahon na yan, nagtuturo, nagpapahayag ng salita ng Diyos, sa dahilan ito, na kailangang lumago rin tayo sa espiritual na bagay. Ganito yan, brethren, eh. In the book of Hebrew, chapter 5, verse 13. Umpisahan ko na po dito sa may 11. On whom we have many things to say. Marami kaming dapat sabihin tungkol sa Panginoong Jesus. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo, and hard to be uttered. Pero ang hirap namin banggitin ito sa inyo. You know why? Sapagkat napakabagal ninyong umintindi. Napakabagal ninyo doon sa inyong pakikinig. Hindi nyo naiintindihan. Seeing you are dull of hearing. For the time you ought to be teachers, biruin naman ninyo. Ang haba na ng panahon na lumipas. Kayo sana ang tagapagturo. Ang init hanggang ngayon ay kayo pa rin ang tinuturuan. You have need to one teach you again with the first principles of the oracles of God. And are become such as have need of meat and not of strong meat. Ganun ang haba na ng panahon, gatas pa rin ang naibibigay sa inyo. Sapagkat ang umiinom ng gatas, for everyone that useth milk in unskillful in the word of righteousness. Kaya hindi namin napapalalim ang katuruan tungkol sa Panginoong Hesus dahil hindi nyo naiintindihan. You are not still able to understand. Sapagkat hindi pa kayo bihasa sa salita ng Diyos. Meaning to say, ang gusto ng Diyos, kung bakit kailangan kain tayo ng kumain,
ay para ano tayo, yung bang magiging bihasa tayo sa salita ng Diyos dahil magiging bihasa tayo sa katwiran ng Diyos. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Clear. Para ma-discern natin ang good at ng evil. Para yung kalaguan natin, pagka talagang hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, hindi mo maisi-separate yung ginagawa mo na good, ito o ito ay evil. The last message I remember, yung ma-discern mo yung good and evil, hindi mo mapag-mimixian. Pagka lumaki ka na, yung pagkain mo, ano na rin, magiging strong meat na rin. Gusto talaga ng Diyos na magiging ano tayo, na grow-grow tayo everyday. Mag-grow-grow tayo everyday. Yun ang gusto ng Diyos kung bakit kailangan kumain tayo ng kumain. In the book of Matthew 7, yung kalaguan, ang sinasabi ni Pablo diyan. Na ang sinasabi naman ng Panginoong Hesus dito sa Matthew 7, ay pagka ang salita ng Diyos ay kinakain mo, talaga, yung kinakain mo, ibig sabihin, inisinasagawa ito. Matthew 7, verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, note this part, brethren. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not. For it was founded upon a rock. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Hesus, magiging strong ang isang tao, magiging strong ang isang mananampalataya, just because we are doing the Word of God. We are applying the Word of God daily into our lives. Dahil ang sinasabi niya, mahuhusay ang mga taong ito dahil inihahantulad ko na sila ang nagtayo ng kanilang bahay doon sa isang napakalaking tipak na bato. Dumaan man ang malaking, kasi yung foundation ang pinapag-usapan natin dito. We are talking about a strong foundation. Not the kind of house we are building, but the kind of foundation Jesus said in these verses. So the Word of God, like a strong foundation, if we hear the Word of God and applying this Word of God in everyday lives, ito na yung magiging strong. Na sinabi niya, babayuin siya ng malakas na hangin, darating ang malakas na ulan, and then the flood came. Ang magiging resulta nito, brethren, nananatiling strong yung building, yung ikaw. Dahil doon sa salita ng Diyos na pundasyon mo. But everyone that hearing the Word of God and not doeth them not, katulad siya ng foolish man, builded his house upon the sand. And when blew it the strong wind, and the rain came, and the flood came, beat the house, and Jesus said, kawawa naman yung bahay dahil bumagsak ito at katakot-takot ang kanyang pagkabagsak. Great was the fall of it. Ang pagbagsak nito ay nakakatakot. Diyan na naman eh. Ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na kainin natin ang kanyang salita ay para maging strong tayo. Every time or every moment. Kasi ang dumarating sa buhay ng hindi mananampalataya na pasakit, na mga suliranin, yung mga pagkatalo, ay darating din sa mga righteous. Ngunit, ang maganda rito, pagka ikaw ay nagsasagawa ng salita ng Diyos, when you're eating every day the Word of God, lalampas ang mga pangyayaring ito, strong. Hindi ka nagkasala sa Diyos. Nakalipas na ang mga kabagabagan na ito. Yan ang maganda.
Ay, ang gusto ng Diyos, kainin natin ang kanyang salita. That is the reason why there are many teachers, preachers, in the last, in the old time, in the New Testament time, and also medieval time, and to this present time. Still, the Word of God going to and fro to feed the people of God. And it is up to you, man, brethren, to eat the Word of God. Ang gusto ng Diyos, not only na magiging nagro-gro ka, na malalaman mo yung good in the bad things, not only to become strong doon sa mga pangyayari dito sa daigdig, kundi ang maganda rito na hindi kailanman nakokopya ng daigdig, hindi kaya ng mga peking reliyon ay yung ikaw ay holy. The Word of God has the power to make us holy. Nothing else. Kundi ang Diyos lamang ang maaring gamitin ng Diyos. Only the Word of God can use to this world to make men to be holy. And the Holy Spirit know it, how to use it. Let me read in the book of Ephesians, noong si Pablo ay nagbanggit ng ganitong kakayanan ng salita ng Diyos sa buhay ng buong iglesia, sa buhay ng bawat mananampalataya. 26, that he might sanctify the church, ha? Paul the Apostle mentioned about the church, the sanctification of the church, and that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church. I remember this, brethren, the Lord himself make it away that the church to be holy, because one day Jesus Christ himself, the church, is standing before him one day, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkles and or any such things, but it should be holy without blemish. That is the power of God. This is the reason why we ought to eat the Word of God every day. We ought to pray to God that peradventure that he might give it plenty, the Word of God, to apply it into our lives. The big reason here is the holiness of every one of us. Walang nakakagawa kahit anong gawin ng tao na maging banal siya o maging perfect siya sa harapan ng Diyos without the holy Word of God. Yun na nga po, brethren, hindi kailangang i-underestimate natin ang Word of God sa ating buhay, dahil mamimiss natin yung magandang kinabukasan ng ating buhay, yung ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Walang ibang alternatibo na paraan ng Diyos kundi ang daanan natin ang kanyang salita. Kaya kung ako sa inyo, brethren, if I were you, brethren, habang may pagkakataon, apply the Word of God into your lives. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay meron kayo nito. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, baka one day hindi na kayo makakarinig ng salita ng Diyos. Baka one day, wala nang mag-preach sa inyo. Kaya habang may pagkakataon, brethren, ito yung chance natin to make our lives holy. Only in the Word of God, we are preparing ourselves the day of judgment, before the judgment seat of Christ. Yun. Kaya, ano ang mabuti dyan, brethren, ay ganito ang gagawin natin bago tayo magtapos. Kung ganyan ang talagang layunin talaga ng Diyos, ay yung i-desire natin ito. Let the Word of God desire it into our heart. Let me read yung binanggit ni Peter sa mga Hudyo noon patungkol sa salita ng Diyos, na ang sinasabi niya, i-desire ninyo. 1 Peter chapter 2,
Verse 2, chapter 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow by. Yes? Katulad ng bata, ganun eh, ganun yung pag-desire natin, katulad ng bata, di ba ang bata, pagkagutom na siya ng milk, umiiyak yan. Right? Umiiyak, nang umiiyak yung bata, gusto niya dede. Yung dodong ang gusto niya. Ihantulad natin yung ating buhay spiritual na katulad nung bata na ninanasa niya yung milk. Kaya ang gawin din natin, ang salita ng Diyos nasain natin para tayo ay lalago doon. Pagka hindi mo naman talaga desire yan, walang mangyayari, hindi ka lalago. Ang sabi niya, hindi yung katulad ka ng bata, kundi magiging ano ka, yung gusto ng bata na uminom ng milk. Ganun tayo sana sa pagkain nating salita ng Diyos. I-desire natin ito. Tsaka pagka talaga ang salita ng Diyos ay pagkain natin sa spiritual. Kumain kayo ng maayos. Eat properly. Dahil maraming Christians hindi kumakain ng maayos sa salita ng Diyos. Yun na ang masasabi ko diyan, pagka kakainin natin ang salita ng Diyos na maayos, kakain ka ng tamang oras. Walang silbi ang napakasarap na foods kung hindi mo siya kakainin sa hindi tamang oras. Kung kakainin mo siya ng 7, eh hindi mo yung kakainin, kakain ka ng alas 4, alas 4, eh wala nang silbi ito. Kung kakainin mo sana ng lunch, ito ay mga 11 o'clock, tapos kakainin mo ito ng 5, wala nang silbi yan. At tiyak pagka hindi nasa tamang oras ang pagkain mo, magkakasakit ka na dyan. Pagka hindi nasa tamang oras ka kakain. Magiging walang silbi ang salita ng Diyos na buhay ng ating kaluluwa, pagkain ng ating kaluluwa, pagka hindi na tama ang ating pagkain. Kainin mo ito sa tamang oras. Ngayon, dahil ang ating pamamaraan ngayon ay hindi face to face, hindi nila ito kakainin ng tamang oras. Baka sana mga 8 nila kakainin ito, papakinggan at kakainin, i-apply ito sa kanilang buhay. Hindi, sa Sabado pa nila ito papakinggan. O baka sa Sunday pa nila ito papakinggan, naaabutan na naman yung pagkain ng Sunday. O lilipas pa ng 8 days bago nila i-open yung mensahe ni Pastor Andong, dahil nandyan naman sa YouTube. Pagka laging ganyan ang sinasabi natin, kasi nasa YouTube naman yung mensahe ni Pastor. Kainin mo sa tamang oras ang salita ng Diyos. Proper diet naman tayo. Liban sa tamang time, proper diet, ibig sabihin, kailangang tamang salita ng Diyos ang iyong kinakain. Pakinggan yung sinasabi ni Paula. Hindi lahat, sabi ko, I said, not all men are eating the word of God. Because the Bible is plainly said in the book of 1 Timothy chapter 4 verse 16. Let me read. Take heed unto thyself, Timothy, sapagkat ikaw ay pastor, Timothy, ingatan mo ang sarili mo. Take heed unto thyself, and not unto thyself only, but unto the doctrine. Ingatan mo yung katuruan mo, Timotheo. Continuing them, ingatan mo at magpatuloy ka dyan. Dahil pagka ginagawa mo yan, na iniingatan mo ang katuruan at yung nagpapatuloy ka dyan, this thou shall both save thyself and them that hear thee. Ikaw at ang manakikinig sa'yo, maliligtas. Ibig sabihin, hindi lahat ng ituturo mo ay kaligtasan kung hindi ka nag-iingat, Timoteo. Kaya kailangan mag-ingatan mo ang sarili mo, ingatan mo ang katuruan mo, at magpatuloy ka sa katuruan na yan, dahil ikaw, kahit ligtas ka na, Timoteo, maaring hindi ka maliligtas. At kahit ligtas na ang manakikinig sa'yo, ay maaring hindi maliligtas. Ngunit pagka iingatan mo, Timoteo, ang katuruan na yan,
magpapatuloy ang kaligtasan mo, magpapatuloy ang kaligtasan ng mga nakikinig. Ibig kong sabihin, lagi sinasabi ito ni Timoteo at sinasabi ni Pablo kay Timoteo, tamang katuruan lamang ang dapat kainin ng mga mananampalataya. Amen? Kaya po, brethren, sige lang, makinig po tayo. Habang may pagkakataon, makinig, magbasa ng salita ng Diyos, sikaping isagawa ito kahit sa panahon na tayo ay tagilid. Sa panahon na nangangailangan tayo ng mga material at finansyal, sa panahon na may karamdaman tayo, sa panahon na nababagabag tayo, sa panahon na bumabagsak tayo, huwag niyo kalilimutan ang salita ng Diyos na kainin para makita niyo kung sino kayo sa harapan ng Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, ay pagkain ng aking kaluluwa. That is our message for this day, brethren. Sana po makumbinsi kayo ng mga bahaging ito ng kasulatan kung paano niyo pangahalagahan ang salita ng Diyos na buhay ng ating kaluluwa habang tayo ay nabubuhay. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid sa pananampalataya, at naway muli magkikita po tayo at salo-salo tayong kakain sa salita ng Diyos sa pamagitan ng inyong pakikinig at panunood sa Light of Truth Ministry Incorporated. Ito po ang inyong pastor, Pastor Fernando Solis Valerio, nag-iiwan ng isang matagumpay na araw at sa kinabukasan pa. Pagpalain kayo ng Diyos.